back to my channel. So, for today's video po natin is magta-try on haul dress tayo. So, itong dress na to mga mamshi is binili ko to lahat sa Shopee. Ayan, syempre, talagang suki ako ng Shopee. And halos karamihan din ng mga damit ko ngayon na pangbuntis eh in-order ko dyan dahil nga pandemic. And nakatakot naman, di ba, pumunta sa mall, lalo na kapag buntis ka. Eh, yung ibang mall, bawal yung buntis ngayon dito sa amin. So, ngayon, namili ako sa Shopee. And itong pinamili ko mga mamshi, ha, hindi ito maternity dress, pero pwede ito sa buntis and pwede din siya sa hindi buntis. So talagang ano, yung mga binili kong dress po is hindi talaga siya pang buntis para kahit manganak na ako, kahit maliit na yung tiyan ko eh, magagamit ko pa din yung mga nabili kong dress, diba? Kasi sayang naman kung bibili tayo ng maternity dress tapos ang mahal pa, ganon. Medyo pricey kasi yung mga dress na pang buntis. Tapos hindi pa ganon kaganda yung mga design, ang lakas makalosya. Yung mga maternity dress, diba, ganon. So yung mga binili kong dress mga mamshi is talagang magagamit nyo pa siya kahit hindi na kayo buntis. So, pwede siya sa buntis and pwede rin po siya sa hindi buntis. And so, today, I'm 25 weeks pregnant na po. Ayan na siya. 25 weeks pregnant na. And excited akong i-share sa inyo itong mga pinamili kong dress dahil isa rin po ako sa mahihilig din talagang mag-dress. Lalo na ngayong buntis tayo, diba? Nahirapan tayo magsuot ng pantalon, ng leggings, ng short. Although may mga nabibili namang pantalon para sa pregnant, short para sa buntis, kaso medyo mahal talaga. Mahal, so hindi ako mabili ng ganon. And hindi ako masyadong komportable. Mas komportable kasi mga mamshi pag-dress yung susuotin natin mga buntis. Eh, yung pag naka-dress tayo, di ba? At least mas komportable yung galaw kaysa sa mga naka-legging, sa mga nakapantalon. So ngayon, ito na nga yung pinamili ko. Bali, itong mga dress na to, binili ko lang sa iisang shop sa Shopee. Ayan yung shop niya, ayan. So i-search nyo na lang yung shop niya and tingnan nyo yung shop niya and ilalagay ko na lang din sa link and sa description box yung shop niya. So unang-una is ito, itong suot ko ngayon. So ayan siya, di ba? Ang cute. Ang lakas maka, ano, ang lakas makapasko, makapang Christmas. So matagal na yan sa akin mga mamshi. In-order ko na yan nung hindi pa ako buntis. Pero ngayon, na-realize ko, pwede pa rin pala siyang suotin kahit lumalaki na yung tiyan ko, diba? Talaga, as in, nakakatawa tong dress na to kasi maano siya yung maluwang sa tiyan. So, nagagamit ko pa din siya kahit buntis ako ngayon. And magagamit ko pa rin siya kahit hindi na ako buntis, kahit manganak na ako, kahit kumiit na yung tiyan ko. Tapos, may in-order rin akong ibang kulay, ayan. Kasi umorder na ako ng ibang kulay niya, diba? Para maiba naman. Kasi pinang-check up ko to pag nagpapaprenatal ako or pambahay, ganon. And natutuwa ako sa tela niya mga mamshi kasi mapresko. Hindi siya mainit yung tela, diba? Ang cute! Tapos, next naman is itong... Ito. Ay! Ayan. Sa kanya ko rin yan in-order. Bali, yan lang din yung shop. Isa lang yung shop mga mamshi. So, ayan siya kapag nasuot ko na. Diba? Ang cute. Favorite ko din to kasi yung kulay. Lakas makaputi. Ayan. And yung tela niya, hindi rin talaga ganun kainit. Bali, press ko lang rin yung tela niya. Pwede mong ipanggala, ipang-mall, or kung may event or something. Basta ang cute. Ang cute-cute niya. And umorder din ako ng ibang kulay niya. So, ito yung ibang kulay niya. Ayan. Ayan yung ibang kulay niya. Tapos, meron ding red. Ayan. Para susuotin ko yan sa ano, sa Pasko. Ay, sa New Year pala. Susuotin ko yan sa New Year kasi polka dots and kulay red para swerte yung dating ng taon sa atin. Mas maganda kasi mga mamshi, pag New Year, magsuot tayo ng polka dots na kulay red. Kasi diba sa mga Chinese is, ano yan eh, swerte, fortune, diba? Tapos next is, ito rin, favorite ko din to mga mamshi. Ito oh. Ayan. Ayan. So ayan din siya pag nasuot na. Gustong gusto ko din tong dress na to. Ang lakas maka, ano, lakas maka saucy. And alam nyo yung price, diba? As in, ang mura, hindi aabot ng 300 pesos. Pero kung sa mall mabilhin, example sa mga palengke, gano'n, nasa 300 plus na yan yung mga ganyan. Kaya sobrang nakakatipid ako sa Shopee. And yung shipping fee, minsan free shipping pa pag may mga ano sila, may mga event-event. And favorite ko din yung dress na yan. So hindi ko pa yan nagagamit kasi hindi pa ako umaalis. Hindi man ako lumalabas dito sa
sa bahay dahil nga COVID. Pero magagamit ko yan pag nanganak pa rin ako. So, kahit hindi ako buntis, eh, magagamit ko siya. Tapos, ito namang kulay, ano na to? Dressing to mga mamshi. Mahaba rin siya. Ayan. Yung itim pala mga mamshi, itong black. Mahaba din pala to, lagpas tuhod. Tapos ito, oh, cute din. Parang ano, alam nyo yun, ang price ko tingnan. Ang lakas maka Korean style, diba? Lakas maka social. At least hindi mukhang mumurahin yung dress, diba? Mukhang mamahalin. And kahit hindi ako buntis, eh magagamit ko rin talaga yan. Ang cute, diba? Tapos, lipat naman tayo sa kabilang shop. So, may in-order ulit akong isang shop. Ayan, kay Peter, number. So, may mga dress din siyang magaganda and talagang ang mumura lang mga mamshi. Katulad nito, gustong-gusto ko to. Ang cute kasi. Ayan. Ayan, bali hanggang tuhod siya. Ayan siya pag nasuot ko na. Di ba ang cute? Kahit mga anak na ako, maliit na yung chan ko, talagang magagamit ko yan and in-order ko din kasi yan mga mamshi nung hindi pa talaga ako buntis. Kasi ang cute. Pwedeng pang gala-gala. Ayan. Tapos ang mura lang. Mura lang siya. 200 plus lang. Tapos next naman is ito. Mickey Mouse din. Nasa 100 plus lang itong mga mamshi. Ayan siya. Diba? Ang cute. So yung mga shop mga mamshi, lalagay ko lang yung link para makita nyo. Tingnan nyo yung mga shop nila. Ayan, ang cute-cute din, di ba? Kung gusto mo maiba naman yung style mo, kung gusto mo medyo hip-hoppers, ganon, di ba? Huwag naman palaging cute para maiba-iba naman yung style. Super mura, and yung tela niya mga mamshi maganda kahit nasa 100 plus lang siya. Carry na, hindi naman talaga siya as in totally cotton, pero carry na din dahil mura lang naman siya, nasa 100 plus lang. And okay na yan, ayusin lang yung laba, wag lang i-washing para hindi agad ma sira yung sa leeg-leeg niya. Tapos next naman mga mamshi is ito. Dress din to, bali lagpas tuhod din siya. Ayan. So ayan siya. Diba ang cute-cute? Nakakatawa yung mga dress sa Shopee din eh. Kasi pag nag-order kasi ako mga mamshi, nagbabasa ako ng reviews. Tumitingin ako sa mga picture-picture kasi para malaman ko din yung exact na size kung kakasya ba sa akin, ganun. So ngayon, in-order ko talaga siya kasi feeling ko kasya talaga siya para sa buntis, ganun. So nakakatawa kasi nga magagamit ko siya kahit mga anak ako. Yun lang yung take advantage ng mga hinuhold ko ngayon sa inyo mga mamshi. Kasi at least kahit hindi na tayo buntis pagdating ng araw, eh magagamit pa rin natin tong mga damit na to, itong mga dress. Tapos next naman is favorite ko din. Ang ganda-ganda din. Ito. Ayan. Ayan siya. Diba ang cute? Ang cute-cute talaga. As in, pwede talaga siyang pang mall, pang gala, ganyan. And yung tela niya, hindi talaga mainit. Hindi siya mainit. Carry belts na pang mall, ganon. And yung style niya kasi, gustong-gusto ko yung style na kasi makasosyal. Diba? Yung parang, alam niyo, yung parang hindi mukhang mumurahin. Mukhang hindi mura, mukhang mahalin siya, mukhang binili sa mall, ganyan. Tapos, next naman is ito rin. Ito naman. Cute-cute din itong mga mamshi. Yung cute din. Tapos yung tela, ang ganda. Ayan. So, yung tela niya mga mamshi, hindi cotton ha. Iba yung tela niya. Pero, hindi naman talaga mainit. Kung pupunta ka ng mall, ganyan, hindi siya mainit. Press ko din sa katawan. And yung ano ko kasi, pagbuntis ako, diba? Pagbuntis tayo, feeling natin ang init-init talaga ng katawan natin. Tapos, lalo na kapag masikip yung suot natin, diba? Nakakairita. Kaya, ganyan yung mga binili ko para hindi ako ma-irritable. Yung parang comfortable ka kasi nga, maluwang, ganun. And yung style niya, diba? Kahit buntis tayo, dapat umaura-aura pa din yung style natin. Ganyan. Huwag tayo masyadong magpaka-lotion kahit buntis na tayo. And last but not the least, so ito pang bahay to. Super mura nito mga mamshi. 60 pesos. 60 pesos lang. Ayan. O, ayan na siya, diba? Pang bahay, pantulog. As in, comfortable ako dyan. Kasi yung tela, as in, wala akong masabi. Super ganda. Super mura na siya. And ayan yung seller. Ayan. Super mura na siya para sa 60 pesos. And yung tela, malamig sa katawan. Promise. And yung ano niya mga mamshi, yung tela niya stretchable. So hindi talaga siya masikip, talaga as in hindi siya masikip. And nag-order din ako ng ibang kulay kasi nga mura lang eh. So ayan sila.
Nag-order ako ng ibang kulay. Ayan. Cute din tong orange. Pambahay lang naman and pantulog. Ayan. Nag-order na ako ng ibang kulay. Bali, 7 to. Kasi nga 60 pesos lang. And talagang natutuwa din talaga ako sa Shopee. Basta, basa-basa lang tayo palagi ng mga ratings sa Shopee kapag o-order tayo. And hindi ko nga expect yung tela nito eh. Hindi ko in-expect yung tela niya dahil akala ko hindi maganda ganun. Kasi nga 60 pesos lang. Pero maganda talaga mga manshi. Ayan. Ang ganda, diba? Ang cute! And ano rin talaga mga mamshi, magagamit ko din naman to kahit hindi na ako buntis. Talagang pantulog, pambahay, ganon. And nakakatawa kasi yung mga ino-order ko sa Shopee talaga is walang damage, ganyan. Tama yung design, hindi ako nai-scam, diba? So ano lang talaga, tsaga-tsaga lang tayong maghanap ng shop na maayos. Yung maraming ratings talaga, kasi dun mo malalaman talaga eh kung maayos yung deliver nila sa tao, ganyan, kung may damage o wala, or mali-mali yung design. So, pag may nabasa akong nag-comment doon sa review na mali yung design, ganyan, pangit yung tela, talaga hindi na ako umu-order. And nag-aano rin ako sa shop nila, nag-ratings din ako talaga, pina-5-star ko talaga yung mga dumarating sa akin. Kasi nga, alam nyo yun, nakatipid na ako, tapos ang ganda pa. Sulit. Sulit yung pagsa-Shopee ko talaga ngayong pandemic. And mga mamshi, kung may mga katanungan pa po kayo about sa pregnancy journey ko ngayon, sa mommy lifestyle ko ngayon, pwede nyo ako i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And mga mamshi, please, bago kayo umalis, click the subscribe para updated pa kayo sa mga next video ko. And yun nga po, thank you for watching. I'm nag-enjoy talaga akong gawin tong vlog na to dahil gustong-gusto ko talaga yung mga ganito, yung mga dress haul, mga haul-haul na nabibili ko. Kasi minsan lang ako mag-haul, diba? Minsan lang ako mag-ganyan ng vlog. Kaya natutuwa akong gawin tong vlog na to. And yun nga po mga mamshi, thank you for watching and see you next time po. Bye-bye!